Hey, what's up Ethical Nation? So sa video na ito, pag-uusapan natin yung 10 rason kung bakit hindi para sa'yo ang network marketing business. Kaya kung nabasa mo yung warning dito sa video na ito, magwa-warning ulit ako kasi marami kang real talk na maririnig sa video na ito at kung ikaw ay iyakin at balat sibuyas, I recommend na huwag mo nang panoorin itong video na ito. So since nanonood ka pa rin, ibig sabihin, power payaman ka. Pusong bato, dibdib na asero. Yun yung palagi sinasabi sa akin ng mga uplines ko dati. Ay, pagdating daw sa business, kailangan daw ganun ka. Which is my point. Okay, may point naman yung sinasabi niya. First reason kung bakit hindi para sa'yo ang networking ay dahil tamad ka. Tamad ka. Yes, tama ka sa narinig mo, tamad ka. Anong ibig ko sabihin ng tamad? Kailangan ko pa bang i-explain yon? Hindi pa ba sapat yung salitang yon? Ay tamad, ibig sabihin, kasi kung halimbawa ginagawa mo yung network marketing business, tapos dating yung employee or next experience mo maging employee, ang nangyayari kasi sa mga networkers na ganun, akala nila pag nagpumasok sila sa business, magiging mas madali na. Which is hindi ko naman kayo masisi dahil yun yung parang, hindi ko kasi alam kung paano kayo napasali. Pero majority ng mga napapasali is ganun. Diba? Akala nila sobrang dali, sobrang bilis yung mga kasi ganun yung pinapakita ng mga power payaman na uplines. No, pinapakita sa'yo, weekly, ganun to kinikita ko, power payaman, di ba? Hindi ko naman sinasabi na hindi totoo yung pinapakita nila, pero ang problem kasi doon, pinaparamdam nila na parang ang dali-dali, which is hindi naman talaga. Ngayon kaya ako, ayoko sa totoo lang, as much as possible, ayoko magpakita ng malalaking result kasi nga, ayoko makita ng mga tao bilang madali. Kaya ako pag nagpapakita ako ng result, kinikwento ko muna bago ko makarating sa ganun. Okay, bago ko makarating sa stage na ganun, kinikwento ko muna. At ganun rin, even pagdating ko sa journey ng network marketing, hindi rin naging madali yung journey ko, kinikwento ko rin yun. Okay, naging journey ko sa network marketing, maraming failures, maraming rejection, everyday Indian na experience ko yan. Diba? Yung mga nangako sa'yo na magpipay na tapos hindi naman pala sasali, na-experience ko lahat yan. Ngayon, pagpasok ng mga employee, even di naman employee, ng mga new blood sa network marketing, akala nila ang dali-dali. Hindi po yun totoo. Napakahirap. Kung ako tatanungin mo, ano yung mas mahirap? Magtrabaho, maging empleyado, or mag-network marketing, mas mahirap po maging networker. Kasi wala na ditong sweldo na inaasahan. Okay, wala nang paycheck to paycheck. Di ba, wala ka nang inaasahan na salary. Yung tipo na kahit pumasok ka sa trabaho, tapos petics ka lang, sasahod ka pa rin. Wala na pong ganun sa network marketing. Dahil sa network marketing, hindi kasi fixed ang income. At yung trabaho mo, yung kikitain mo, nakadepende rin sa magiging trabaho mo. And by that, I mean, hindi siya equal. Na, hindi talaga siya equal. For example, gusto mong kumita ng ganito kalaki, yung trabaho mo dapat ganito. Minsan ganito pa. Hindi mo makita. Kasi even though, ewan ko, kung meron sa inyo naka-experience na ganito, hataw ka ng hataw for the past 3 months, tapos may napasali ka isa or worse, wala ka pa napapasali. Comment ka dyan sa ibaba kung na-experience mo rin yung ganon. Ang tagal-tagal mong gumahataw, trabaho, flyering, lahat na ng strategy na sinasabi ng upline mo, even yung mga unethical ginawa mo na, wala pa rin mapasali, hirapan ka. Ganon yung ibig ko sabihin, na depende rin sa magiging trabaho mo. Pero most of the time kasi tanim-tanim lang yan. So kung tamad ka, ibig sabihin hindi ka makakapagtanim ng maayos, hindi ka magtatanim ng tuloy-tuloy. Kung tamad ka, hindi para sa'yo yung network marketing. Kung iniisip mo, mas madali ito sa pagiging empleyado, hindi po. Okay, mas maganda yung reward sa huli. Pero yung proseso, yung dali, hindi. Mas madali maging empleyado. Kasi kahit pumetics ka doon, basta pumasok ka sa trabaho, may sahod ka sa network marketing. Hindi po. Kaya karamihan, sinasabi ko pag sa amin, sa team namin, sinasabi ko, huwag muna mag-resign basta-basta sa trabaho. Kung wala namang effective na sistema, kung wala pa siyang tamang pundasyon, alam ko naman kasi kung ready na silang mag-full-time or hindi pa, tinetest ko muna kung pwede silang mag-full-time. Kasi kung sa, ano pa lang, kung part-time ka pa lang, hindi mo na siya magawa ng maayos, inaabot ka na ng katamaran mo, eh huwag ka na mag-full-time, huwag ka na mag-networking, magtrabaho ka na lang. Okay, kasi at least doon, di ba, yun nga, kahit pumetics ka, kikita ka pa rin. Huwag ka na papahuli sa boss mo. Pagdating sa network marketing, ito yung pinagtataka ko. Pagdating sa network marketing, ang pinag-uusapan na dito is pangarap na. Hindi na bastang sahod lang. Pangarap na, time and financial freedom, bahay, sasakyan, travel, lahat ng gusto mo. Eh, ang nagiging trabaho pa ng mga new blood is mas konti pa kumpara dun sa pagiging empleyado niya. Sa empleyado, fixed 8 to 12 hours, minsan 8 to 10 hours. Ewan ko, yung iba umabot 12 hours, meron ako kilala. Pero OFW, inabot pa 24 hours. Diba yung trabaho nila, sobrang tindi. Pero hindi mo naman ma-achieve yung pangarap mo dun, alam mo naman yun. Alam natin parehas, alam mo yun, kahit hindi ko na itanong sa'yo, alam mo naman yun. Pero
pero willing kang gawin yun na kahit may sakit ka, kahit pagod ka na, kahit antok ka na, kahit puyat ka, kahit nagugutom ka na, pag sinabi ng boss mo na pumasok ka, papasok ka. Pero bakit pagdating sa network marketing na ang pinag-uusapan na natin pangarap mo para ma-achieve mo, pag pinapapunta ka ng upline mo sa training, kapag ka even offline or online lang, online na nga lang, hindi mo pa magawa. Pag pinapapunta ka ng upline mo sa training, pag pinapahataw ka niya, tinuturuan ka niya, hindi mo ginagawa, pinapatrabaho niya sa iyong business, ang dami mong excuse, busy ako, busy sa work, busy sa school, at kung saan, busy sa gala, busy sa pagdodota, busy sa pambababae, busy sa gaming, o kung ano-ano pa, dami mong ginagawang excuse, tapos sisisihin mo sila, and then sisisihin mong networking, bakit hindi ka kumita? Eh, ikaw yung may kasalanan kasi tamad ka. So, yun yung point ko. Kung ikaw ay tamad, huwag mo lang gawin yung network marketing. Kung nag-expect ka ng mabilisan at madaling ang magpagyaman, doon ka sumali sa mga scam. Sana lang nauna ka. Sana lang wala kang death threat na ma-receive kapag ka nagsara na yung scam na yun. Ikalawang reason kung hindi para sa yung network marketing, nabanggit ko na, shits. Ikalawang reason ay kung naghanap ka ng mabilisan at madaling ang pagyaman o yung lotto mentality na tinatawag ko na kaya taya ng taya sa lotto kasi gusto bigla ang yayaman na wala man lang paghihirap, hindi to para sa'yo. Ay, tumaya ka na lang ng tumaya sa lotto, payamanin mo yung ibang tao, payamanin mo yung charity sweepstakes kasi hindi ka naman mananalo doon. According to statistics, mas mataas pa yung chance na tamaan ka ng kinlat kesa manalo ka sa lotto. So kung naghahanap ka ng mabilisan at madaling ang pagyaman, hindi para sa yung network marketing. Para doon ka sa mga scams, okay? Doon ka na lang sumali sa mga scams. Ikatlong rason kung bakit hindi para sa yung network marketing ay kung wala kang commitment. Kung hindi ka willing mag-commit dito sa business, hindi ka willing mag-commit sa mga pangarap na pinagsasabi mo, hindi to para sa'yo. Doon nga sa jowa mo, nag-commit ka. Di ba? Yung jowa mo, nag-commit ka. Kahit na niloko ka na. She loved me at my worst. You had me at my best. At pinayaman mo naman ang lahat yun. Di ba? Nag-commit ka, hindi ka naman pinayaman. Tapos dito ang pinag-uusapan is yung time and financial freedom pangarap mo. Hindi ka makapag-commit kasi busy ka. Diba? Busy ka palagi eh. Tapos sisisihin mo yung networking sa dulo. Kung bakit hindi ka kumita, eh ikaw yung hindi nag-commit. So ganun lang rin pagdating sa business. Ang pinagkaiba lang dito sa business, pinagkaiba sa network marketing, hindi ka lolokohin ng network marketing at ipagpapalit sa iba. Not unless scam yung pinasok mo. So, lolokohin ka talaga. Ang prone lang naman talaga sa scam is yung mga taong mahilig maghanap ng madali at mabilis ang pagyaman. So, back to number 2 lang yun. Kung ikaw yung ganun, ay hindi para sa network marketing. Kung hindi ka willing mag-commit sa mga pangarap mo, sa goals mo, sa time and financial freedom na gusto mo para sa'yo at para sa family mo, kung hindi ka willing magbigay ng commitment for at least 2 to 5 years, natuloy-tuloy, hindi para sa networking, magtrabaho ka na lang. Ika-apat na reason bakit hindi para sa networking kung ikaw ay yung tipo ng taong ma-pride. Yung feeling mo alam mo na lahat. Wala nang maituro sa'yo kasi feeling mo alam mo na lahat. Nakakatakot yung ganun kasi yung mga maraming alam, tinutumba yun. So kung ikaw yung taong ma-pride, hindi ka coachable, hindi ka willing matuto, hindi ka willing ibaba yung pride mo, huwag ka mag-networking. Huwag mo gawin yung network marketing business kasi hindi ka rin matutulungan ng mga kapagpasali sa'yo kasi nga, feeling mo alam mo na lahat. May kasabihan nga, yung mga wise na tao, yung mga talagang matatalinong tao, hindi nila alam lahat. Yung mga mangmang lang ang nakakaalam ng lahat. Sana na-gets mo yun. Ikalamang rason kung bakit hindi para sa'yo ang networking ay kung ikaw ay small thinker. Ibig ko sabihin ay lahat naman siguro tayo nagsisimula na small thinker. So. Pero kung mananatili kang small thinker kahit na nasa networking ka na, hindi para sa'yo ang networking. Kung iniisip mo na imposibleng ma-achieve yung mga pangarap, my gosh, hindi mo pa ba nakita yung mga power payaman uplines mo? Na-achieve na nila yung lahat ng gusto nilang ma-achieve. Yung mga gusto mong pangarap, na-achieve na nila. Kahit yung mga pangarap na hindi mo pa alam na pangarap mo, nakuha na rin nila. Yung pangarap ng kapitbahay mo at ng magulang mo at ng buong pamilya mo, nakuha na nila. Hindi pa ba sapat na patunay yun na pwede mo talagang makuha sa network marketing? Kaya kung ikaw, kasali ka na tapos small thinker ka pa rin at hindi ka pa rin naniniwala sa mga posibilidad ng network marketing, hindi to para sa'yo, magtrabaho ka na lang. Kung naghahanap ka lang ng mga extra income, alam mo yun, 2,000 pesos per week, 5,000 pesos per week, kung ganun lang yung hinahanap mo, extra income lang, hanggang extra income lang, magtrabaho ka na lang, magdalwahin mo yung trabaho mo para may extra income ka. Ika-anim na rason ay kung scam ang tingin mo sa networking. Yun yung masaklap. Member ka na, pero scam pa rin ang tingin mo sa networking. Kaya huwag kang magtaka. Yung mga nakakausap mo, ang palagi sinasabi sa'yo, scam yan, di ba? Kasi ikaw, ganun ka rin eh. Sabi nga, di ba, you attract the person you are. Kung hindi ako nagkakamali. Basta yun na yun. Na-attract mo yung mga taong katulad mo. So kung ikaw, scam ang tingin mo sa networking, kahit nakasali ka na, hindi to para sa'yo. Magtrabaho ka na lang.
paulit-ulit mo maririnig sa akin yan. Kasi paano mo mako-convince yung tao na magandang network marketing kung ikaw mismo hindi ka naman naniniwala at iskam pa rin ang tingin mo sa network marketing? Kailangan mong baguhin yan. Kung hindi ka willing baguhin yan, magtrabaho ka na lang, huwag ka na mag-networking. Ikapitong rason, at ito yung isa sa mga pinaka-popular, pinakasikat na rason kung bakit maraming mga networkers hindi kumikita at maraming mga networkers ang hindi naman talaga para sa network marketing ay mahilig makinig sa mga negative na taong walang narating sa buhay. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig kang makinig sa mga negative na taong walang narating sa buhay, hindi para sa iyong network marketing. Paano mo ma-achieve yung mga pangarap mo? Ay, ang kinakausap mo palagi at pinakikinggan mo palagi yung mga taong hindi naman nakatupad sa pangarap nila. Mahirap maintindihin yung ganun? Diba? Paulit-ulit ko itong sinasabi at paulit-ulit mo itong maririnig kasi hindi naman lahat ng nakakapanood ng, hindi naman porket napanood mo na itong mga videos ko before, napanood na rin ng iba. Paulit-ulit nyo itong maririnig sa akin, paano mo magagawang maging engineer kung ang teacher mo doktor? Ang lapit, di ba? So ano yung point ko? Yes, magaling yung doktor, matalino yung doktor, kasi syempre, doctoral degree yan, pero hindi siya yung tamang tao. Kasi ang gusto mo, maging engineer. Napakasimple lang nung logic. Especially kaya ako ginawa yung ganun na analogy, kasi madalas ang mga nagne-negative sa atin is yung pamilya natin, yung mga taong malalapit sa atin, yung mga tao na akala natin maniniwala ka agad sa atin, yung mga taong akala natin susuportahan tayo. Sila pa yung unang-unang pagtatawanan ka, comment ka sa baba kung nakaka-relate ka. Sila pa yung unang mga tao na, alam mo yun, ininegative ka, sasabihin sa'yo na itigil mo na yan, yung mga nasa taas lang yung mayaman dyan, pinapayaman mo lang sila, sila lang yung para dyan, magaling sila, ikaw hindi, blah, 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 blah. So kung mahilig ka makinig sa mga negative na taong walang narating sa buhay, even though family mo pa, hindi para sa'yong networking, makinig ka na lang sa kanila para yung buhay mo, katulad nila, para pare-parehas kayo, para masaya kayo kasi pare-parehas kayong naghihirap sa buhay. Ikawalong rason, kung ikaw yung tipo ng taong masyadong madrama, hindi para sa yung networking, mag-artista ka na lang. At pinali mo naman ang lahat. Kasi masyado kang madrama. Diba, alam mo yung konting rejection. Hindi yata para sa akin ang networking. Ilang beses ka na ba nag-invite? Nakadalawa na ako. Google! Diba parang tanga lang? Just imagine, kung masyado kang madrama sa buhay, kakapanood mo na soap opera, mag-try ka na lang maging artista. Malay mo, dun pala yung destiny mo, diba? Dun pala yung career mo. Pumasok ka sa PBB para marami kayo dun mga kunwari reality pero fake naman pala, mga scripted naman pala. Kung masyado kang madrama, hindi para sa'yo networking, mag-artista ka na lang. Ikasyam na rason, bakit hindi para sa'yo networking ay kung hindi mo kayang magsakripisyo ng mga temporarily ng mga bagay na dapat mong isakripisyo para sa long term, para sa goal. Anong example? Isakripisyo muna yung pagtambay mo. Isakripisyo muna yung pag-gimmick mo sa mga tropa mo na wala namang patutunguhan sa buhay. Isakripisyo mo muna yung pagdodota mo. Isakripisyo mo muna yung pambababae mo kasi pamilyadong tao ka na, mahiya ka naman. Isakripisyo mo muna yung mga bagay na alam mong hindi naman makakatulong sa'yo para ma-develop ka, para gumaling ka, para maging professional ka, para ma-achieve yung mga goal mo. Isakripisyo mo muna yung mga extracurricular activities mo. Kung hindi mo kayang gawin yon, magtrabaho ka na lang. Hindi para sa'yo ang networking dahil sa network marketing, kailangan mo talagang magsakripisyo ng mga temporarily. Most of them temporarily lang naman. Katulad ko, ang isa sa para sa akin pinakamabigat na naging sacrifice ko noon is yung paglaro ng PC games dahil mahilig ako sa ganun. Pero alam ko hindi makakatulong sa productivity ko yun, so sinakripisyo ko muna pansamantala. Kaya ngayon, masaya na ako. So yun yung point ko, kung hindi mo kaya magsakripisyo pansamantala ng mga bagay, yung mga extracurricular activities mo na alam mo hindi naman makakatulong sa'yo para ma-achieve mo yung mga goals mo, huwag ka na mag-networking, magtrabaho ka na lang. Yun yung mga OFW, nagsakripisyo. Especially para sa inyo mga nanonood, mga OFWs, nagsakripisyo ka na. Nandiyan ka sa ibang bansa. Nahihirapan ka sa business mo, nahihirapan ka sa buhay mo, nahihirapan ang buhay ng pamilya mo. Nagsakripisyo ka na, ituloy-tuloy mo na. Bakit ka pa susuko? Bakit ka pa magdadrama? Bakit ka pa mag-extracurricular activities? Limited na nga lang yung time mo. Ituloy-tuloy mo na, nagsakripisyo ka na. Even doon sa mga network marketers na matatagal na sa business, ang dami mo ng rejections na na-experience, ang dami mo ng pang-negative, pangungutya, pandalait na narinig sa mga tao, ituloy-tuloy mo na, huwag mong hayaan na sila yung tama sa huli. Huwag mong hayaan na sabihin nila sa'yo sa huli na buti na lang hindi sila sumali sa'yo. Dapat ang mangyari sa huli, sabihin nila, sayang,
hindi ako sumali sa'yo. At ikasampo, finally, na reason kung bakit hindi para sa'yo ang network marketing ay kung wala kang tiwala. Ano ibig ko sabihin? Kung wala kang tiwala sa company mo, sa uplines mo, sa mentors mo, sa team mo, kung may mga downlines ka na, sa products nyo, sa comp plan mo, sa sarili mo especially, kung wala kang tiwala doon sa mga bagay na yun, hindi para sa'yo ang network marketing. Dahil lahat ng resulta, nagsisimula muna yan sa paniniwala. Sa business, hindi lang sa business, sa buhay, ang totoong success ay na-achieve yan simula sa paniniwala. May mga tao, tayo kasi na-train na to see is to believe. To see is to believe. Na-train tayo sa ganun. Pero ang totoo, pagdating sa success, to believe is to see. Kailangan mo munang maniwala bago mo makuha. Palagi niyo tatandaan, belief comes first before results. Belief comes first before results. Nauuna muna yung paniniwala. Lahat ng bagay nagsimula muna yan dito sa inner world bago siya nilabas sa outer world. Yung upuan na inuupuan mo ngayon, yung mobile phone na ginagamit mo ngayon, dito lahat nagsimula yan. Yung bahay na tinayo, dito lahat nagsimula yan. Yung ginagamit mo sa pagkain mo, dito lahat nagsimula. Yung kinakain mo, dito nagsimula lahat. Lahat ng bagay na nakikita mo sa paligid mo ngayon, dito lahat nagsimula yan. Sa paniniwala na kaya nilang gawin at ilabas. So, ito na yung byproduct. So, naniniwala muna sila. Inner world, nagsimula muna sa mindset nila. Nagsimula muna sa utak nila. Sa imaginations nila. Yung iba nga sa panaginip pa eh. Nagsimula muna dito bago nila nilabas. Hindi baliktad. Okay? So, kung ikaw, hindi ka naniniwala, kung kahit na may konting duda ka, kahit may konting duda ka sa company mo, sa team mo, sa uplines mo, sa lahat ng may kinalaman sa business mo, kahit na may konting duda ka, malaking ang negative effect niyan sa'yo at sa magiging success mo. Kaya kung ikaw, wala kang tiwala at wala kang planong magtiwala at wala kang planong i-improve yung tiwala mo, hindi para sa yung networking, magtrabaho ka na lang. So actually, marami pang iba na rason ko bakit, pero yun yung top 10 na pumasok sa isip ko. So siguro, malay mo, in the future, magkaroon na naman ng panibagong top 10. Pero so far, ganun lang. And I would highly recommend na paulit-ulit mong panoorin tong video na to. Ito yung mga 3 to 5 times. Hanggang sa maintindihan mo. Kasi kung meron at least isa doon, kahit isa lang dito sa mga binanggit ko, yung meron ka, huwag ka nang mag-networking, magtrabaho ka na lang. So, ayaw, marami ka natutunan dito sa video na ito. Feel free to like kapag nagustuhan mo. Mag-comment ka sa baba kung meron ka mga gustong itanong. And mali mo, ma-feature yan sa susunod natin na video. And i-share mo rin to sa mga teammates mo, especially sa mga downlines mo na or sa mga kakilala mo na merong at least isa dito sa 10 binanggit ko. Make sure apply mo agad lahat ng mga natutunan mo. And by the way, kung hindi mo pa na-access yung Walang Paweran Bootcamp, meron akong ginawang free training series para sa mga networkers. Walang Paweran Bootcamp, yun ay tagapagtanggal ng blindfold ng mga networkers. Yung feeling mo, kung ikaw feeling mo na ginawa mo na lahat sa business mo, pero rejection pa rin, ginaya mo na lahat, lahat ng ginagawa ni upline, sinunod mo na lahat ng sinasabi ni upline, pero wala pa rin nagiging magandang result, tapos unethical pa, I highly recommend panoorin mo yung Walang Paweran Bootcamp. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. So once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So see you next time. Once again, maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!